Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA, FIBA Eurobasket, FIBA American Basketball. At saktong-saktong ngayon nagsimula ng NBA 2023 season. Ongoing pa rin na ang ating mainit na PBA Commissioner's Cup. At syempre meron din tayong MPBL dyan mga brods. So sa unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na mga kabrods! CJ! Mga brods, nagpapakilala na nga po ito pong Taiwan's T1 Basketball League dahil kinuha na nga nila kamakailan lang ito pong si Dwight Howard. So alam naman natin yung popularity talaga na ito po ni Dwight Howard, lalong-lalo niya yung nakakuha siya ng NBA championship ring doon sa Orlando Bubble with the Los Angeles Lakers led by LeBron James. So alam naman natin mga brods na itong mga Asian League natin talagang lahat dito ay umaangat. Japan B-League, Taiwanese Basketball League, CBA sa Thailand. So mga kabrods, parang napag-iiwan na. Ito pong PBA, napapag-iiwan na ng mga kabrods ha. So ito pong si Dwight Howard ay parang gagamitin ito ng Taoyuan Leopards na itong popularity niya ay talagang mag-uusbong ito para sa liga, lalong-lalo na sa kupunan ng Taoyuan Leopards sa Taiwan City. So maganda ito para sa Taiwanese Basketball League dahil lalo silang makikilala at ito ay nakafocus na ang NBA sa kanila dahil syempre kinuha nila ang isang Dwight Howard na former NBA superstar. So pwede rin ito mangyari mga kabrod sa PBA kung si Dwight Howard nga ay nakuha ng Taiwan, pwede rin ito sa Pilipinas sa PBA. So yun lang mga kabrods, dapat kasi ito pong PBA, dapat pagandahin nila yung liga. Wala na yung mga farm teams, dapat maging competitive lahat. Tapos mga brods, marami ng promotion sana ang dadating sa PBA kung ito pong liga natin talaga ay lalaki pa at makikilala pa. So kung Taiwan nga nakuha si Dwight Howard, pwede rin tayong kumuha ng ibang NBA players. Kung ibang liga nga nakakakuha talaga sila ng mga former NBA superstar, kaya rin natin ng PBA mga brods. At kung alam nyo lang, ang PBA nga ang isa sa mga pinakamatagal na basketball league sa buong mundo. So kung hindi man ako nagkakamali, sila nga ang sumunod sa NBA sa isa sa pinakamatagal na liga ng basketball. Pero ano na nangyari mga brods, napag-iwanan na ang Pilipinas. So magandang ginagawa nga ito ng Taiwan, lalong-lalo na ito pong si Dwight Howard ay welcome na rin nila sa Taiwan kung saan excited rin. Ito pong si Dwight Howard dito po sa kanyang bagong kupunan na Taiwan Leopard dahil syempre may makakasama rin siya ng mga former NBA players dito katulad ni na Troy Williams, Deonta Davis at yun nga, kung makikita nyo, talagang nag-i-invest ng malaki ang Taiwan dito para makilala sila. So ganyan din sanang gagawin ng PBA mga brods. Kahit gaano pa kalaki ang sasahurin or uhugutin mong player, basta makilala ang kupunan at ang liga, gagawin mo talaga yan mga kabrods. Ang kaso nga lang, parang talagang mahihirapan sa budget yung mga PBA teams natin. Siguro yung SMB kayang-kaya yan mga kabrods, katulad ng ginawa ng Taiwan dito po kay Dwight Howard. So kunyari ito pong SMB kayang-kaya nilang pasahurin ito pong si Dwight Howard, pwede yan mga kabrods. Ang kaso nga lang, malaki-laking investment ito para sa team owner na katulad ni Boss Ramon S. Ang. So kaya naman mga kabrods, hindi lang talaga nila pinipilit dahil alam naman nila na hindi rin competitive yung mga ibang koponan natin. So dapat talaga mga brods, mag-improve pa nang mag-improve ang PBA dahil napag-iiwanan na tayo. So komento mo na opinion mo dyan mga brods, dapat ba gawin din ito ng PBA at iisa-isa natin yan. So sa kabilang balita naman natin mga brods, ito nga po ay ayon sa mga reports natin na gusto ngang i-trade na mga kabrods ng Barangay Nebra San Miguel, ito pong si Bon Pesomal
dahil napapansin talaga nila na hindi na rin masyadong nagawa ito pong si Pesumal. Hindi natin alam kung ito pong si Pesumal yung play ba niya talaga, yung laruan ba niya yung may problema dahil binabangko siya ni Coach Tim Cohn, or sinasadya ni Coach Tim na ibangko ito pong si Bon Pesumal. So dalawa lang yan mga bro, si Coach Tim ba ang may problema o si Pesumal na ang may problema, dahil sa last game nila against SMB, kahit nanalo man ang Barangay Nebra San Miguel doon, 3 points lang ang naiambag doon ni Von Pesumal. So yun nga mga prods ah. Marami-rami na rin games ito pong Barangay Nebra San Miguel, pero hinihintay pa rin nila at wala pa rin yung munaputok na Von Pesumal na parang SMB na Pesumal dati. Kaya nga ito po ay gusto nilang i-trade na ito pong si Von Pesumal at one-on-one trade dito po kay Matt Ganuelas Rosser. Yes mga brods. Syempre may mga talks pa ito, negotiation, at hindi pa naman natin masusure kung ipapayag ba ang TNT Tropang Giga dito. Pero possible ito mga brods, dahil pares din namang bench player ito pong dalawang players na ito. Si Pesumal, limitado lang minuto. Ganun din ito pong si Matt Ganuelas Rosser. So ang habol talaga ng TNT dito kay Pesumal yung kanyang shooting. So gusto nga ito ni Coach Chot Reyes na pa-improvein pa ang skills na ito ni Von Pesumal, dahil alam naman niya na may laro ito. Pero ito pong si Coach Tim Cohn, gusto naman niya yung hustle player at parang kayang mag-point guard na katulad ni Matt Ganuelas Rosser. So malaki-laking guard itong si Rosser mga bro, sa 6'4", at ito pong si Matt Ganuelas Rosser ay athletic na guard ito. So mapa-depensa, mapa-opensa, mapa-place, maaasahan mo talaga ito pong si Matt Ganuelas Rosser. Hindi nyo man nahahalata yung mga points na ginagawa ni Rosser, pero kung sa babasihan sa stats, sa defense, sa hustle plays, sa assist, dyan gumagawa ito pong si Matt Ganuelas Rosser. So pwede ito mga bros, ito pong one-on-one trade na ito. Para sa akin, fair lang naman. Shooter itong si Pesumal, tapos hustle player ito pong si Matt Ganuelas Rosser. At yan nga ang gusto ni Coach Tim Cohn, yung mga hustle player at mga big guards. Dahil syempre, katulad ni Scotty Thompson na na-improve talaga ng Barangay Nebra San Miguel sa hustle plays, tignan nyo naman, yung inabot ngayon ni Scotty Thompson, talagang lumakas lalo. Tapos tinalo pa nga nila yung Jordan kahapon ng Gilas Pilipinas. Lead by Scotty Thompson na may 8 points, 13 rebounds at 8 assists. So yun nga talaga yung isa sa mga produkto ng Barangay Nebra San Miguel kung paano nila pinalakas yung guard na ito. So ganyan din ang gagawin nila dito po kay Matt Ganuelas Rosser. Mas mahaba, mas malaki, medyo athletic talaga ito pong si Rosser. At yun nga, siguro panahon na para i-trade ito pong si Von Pesumal, dahil nahihirapan na rin ito pong si Coach Tim kung paano ba niya papaputukin ito pong si Von Pesumal from the Rainbow Country. So ikaw mga abroads ah, sa tingin nyo ba bagay ba si Matt Ganuelas Rosser sa Ginebra at dapat bang bitawan nila ito pong si Pesumal mga abroads? So salamat po sa panonood mga abroads ah. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out. Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just